Welcome to Donmar TV News Channel. Matapos makalabas sa ospital noong nakaraang linggo, balik na muli sa trabaho si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Kaninang umaga, pinangunahan ni Yorme ang groundbreaking ng housing project sa San Andres, Bukid. Kasama din ito si Vice Mayor Hani Lacuna Pangan na unang nakalabas sa ospital matapos na gumaling na rin sa COVID-19. Patuloy namang hinikayat ng alkalde ang mga Manilenyo na magpabakuna dahil nakatutulong ito upang hindi magiging malubha ang epekto ng sakit kagaya ng kanilang naging karanasan. Hindi lamang mga taga Maynila ang kanilang target na mapagsilbihan kundi pati mga taga ibang lugar. Ang mga nangabuhay sa impeksyon, most of them are vaccinated. At kaming dalawa ni Vice Mayor ay simbolo ng tulong ng bakuna sa katawan ng tao sa loob ng impeksyon ng COVID-19. Binigyang diin pa nito na patuloy din ang mga ginagawa nilang pabahay sa mga informal settler at renter. Samantala, sinagot naman ni Yorme ang mga batikos sa kanyang personal na buhay. Anya, wala siyang tinatago at sa halip na siya ang pinapansin ay pagtuunan na lamang ang pagtugon sa COVID-19. Kung busy yung mga tao, imbis na busy sila sa COVID-19, natingnan yung picture ko sa gabi kaysa yung picture ng mga namamatay, picture na nagkakasakit, picture na walang tocilizumab, picture na walang remdesivir, picture na walang high flow, picture na walang espasyo nasa labas ng ER dahil sila ay infected ng COVID-19, at picture ng isang pasyenteng nag-aagaw buhay, maraming salamat. Patuloy namang umiiwas ang alkalde sa isyu kung tatakbo ba siya sa mataas na puesto sa halalan sa susunod na taon. Naglabas din siya ng sama ng loob sa mga gumagawa ng isyu tungkol sa kanyang sexy photos nung artista pa siya. Imbis na busy sila sa COVID-19. Imbis na busy sila sa COVID-19. Natingnan yung picture ko sa gabi. Picture ko sa gabi. Kaysa yung picture ng mga namamatay. Ng mga mamatay. Ayan na. Alam mo, maganda diniscuss to ni Doc Adam, ha, yung gumagamit sa ano, sa mga mahihirap. Oh, 'di ba? Yung poverty. Oh, yung porn, poverty porn ba yung tinatawag na ganoon? Oh, 'di ba? Yung diniscuss ni Doc Adam 'yan. Yung ayan na, yung mga maano, pag ano, yung mga naghihirap. Yung mga walang ano, remdesivir, walang pa ivermectin, wala. Nainis ako, wala yung ivermectin eh. Kakasakit? Picture na walang tocilizumab? O si Michelab? Picture na walang remdesivir? Remdesivir? Picture ng walang ivermectin! High flow pala. Ba't hindi ivermectin? Kung ivermectin sana, hindi ko na binanatan ikaw. Kaya lang, high flow ka dyan eh. Picture na walang espasyo nasa labas ng ER dahil sila ay infected ng COVID-19 at picture ng isang pasyenteng nag-aagaw buhay. Maraming salamat kasi mas attractive yung aking brief kaysa sa problema ng bayan. Alam mo, Isko, eto lang masasabi ko sa iyo, hindi attractive yung panty yung brief mo. At saka unang-una, ang gobyerno sobrang busy na nga, ang dami na nga ginagawa, ang dami na naaayos. Alam mo, para kang hindi sumasama sa meeting. Hindi ka ba sumasama? Sa meeting ng mga mayor, ang daming inayos ng pamahalan ni Pangulong Duterte. Ang daming mga nabago. Ano ba? Okay. Propaganda, tama. Propaganda lang yan para, alam mo, yung sabihin niya na mawalang ginagawa ang gobyerno para lunasan tong problema na ito. Excuse me po. Sir, alam nyo, sa totoo lang, ang dami-dami nagpapasalamat. Kayo lang ho, ata ang isa sa mga sa bagay. Alam mo na, pag mga reklamador. Back to work na si Manila Mayor Isko Moreno matapos niyang gumaling sa COVID-19. At ang una niyang pagharap sa publiko sa groundbreaking event ng itatayong condominium ng Manila LGU sa San Andres, may mga pasaring agad si Yorme. Bantayan ang kalayaan ng ating bansa.
Huwag natin hayaang abusuhin, kamkamin, sarilinin ng iisang pamilya lamang o sino mang pamilya lamang. Hindi yan ang unang beses. Baby Brown, salamat po. Sa pinunto ni Mayor Isko na ang posisyon sa gobyerno hindi dapat minamana o pinapasa sa anak. Lahat ng bagay may hangganan. Yan, garanti ko sa inyo. Yan, tinan mo ha. Bakit ang title natin parang nagyayabang na naman? Lahat ng bagay din may hangganan. Ha? Ayaw ko talaga yung ganyan, yung sama-sama na sila sa pamilya, oh. Sa isang, sa gobyerno. Oh. Parang family business na. Ah, Isko, binoboto ho. Hindi lang ho yung pinipili. Anak, palit ka na. Ikaw na. Isko, kala ko ba nag-aral po kayo doon sa Amerika? Di ba sabi nyo doon sa interview? Ano sabi nyo doon? Ha? Nag-aral ka sa Amerika, kung ano-anong pinag-aralan mo. Ang pagka-presidente, hindi ho yan minamana, ha? Binoboto po yan, hindi ho yung, hoy, ikaw na, tapos na ako. Binoboto. Nasa constitution to, pakibasa ho, sir. Yan ang garanti ko lang sa iyo, Sukli. Isang hamak na artista ang gagawa niyan. Next! Isang hamak daw na artista ang magpapabagsak sa mga Duterte. Alam mo si doon naalala ko dito? Sorry, huwag kayo magagalit ha. Alam mo si doon naalala ko dito? Si Ehrap. Yung style na ganito. Oo, oh, ha? Oh. Isang artista lang ang ano ha. Magsak, ha? So, I'm honored. But I'm not happy. Nandiyan yung mga picture niya, tapos yung sinisilip na. Matatandaan itong August 9, nagpa-blind item si Pangulong Duterte tungkol sa bikini photos nang hindi niya pinangalan ng alkalde na binantaan pa niyang tatanggalan niya na kapangyarihang mamahagin ng ayuda. Isa pang picture na tinanong kay Mayor Isko ay ang disenyo ng kanyang suot na polo. Political sign na ba yan na pantapat sa kamao? Hindi, ever since naman di ba? God first. Oh? Parang hindi. Parang hindi naman. Kasi kung God first, ano ang God first? Hindi mareklamo. Yung totoo lang. Kung alam mo yung ibig sabihin ng God first, hindi mareklamo. Kung meron mang problema, ano, bahala na ang Diyos. Hindi magre-reklamo sa gobyerno. Bakit? Saka nakakita ng God first, hindi marunong mag-appreciate ng mga bagay-bagay. Lagi na lang nagre-reklamo. Paano naging God first yun? Ano eh, Isko, napaka-ano. Huwag na tayo... Oh, hey, thank you very much. Sa ngayon, wala pa rin final decision si Yorme kung sasabak ba siya sa bakbakan. Etong si Yorme, no, bakit di dalang siya magtrabaho? Bakit ang dal-dal pa, no? Hindi, eto ah, sorry ah. Ayan na naman, yung mga magagalit na naman yung mga, ano, may mga ano kay Yorme, sasabihin na naman nila, Yorme. Hindi, kasi ang problema kay Yorme, ha? Isipin mo, ha? Ang dami namang mayor. Ang daming mayor na nagtatrabaho na maayos. Hindi perfecto ang national government, ha? May mga pagkukulang. Tandaan ninyo, nasa pandemya tayo. Talaga hong may pagkukulang. Pero ito lang si Yorme ang nagre-reklamo ng sobra. Oh. Eh, yun niya nga, isa pang gustong-gusto ninyo. Sino ba yun? Yung Pogi. Si Biko Soto. Buti pa yun, hindi nagre-reklamo eh. Eh yun talaga ang alam mo ha, sa totoo lang, parang mas nakikita ko pa nga yun eh. Eh ito, God first nito. Banat Bay, isama mo yung gobernador ng Cavite. Oo nga, silang dalawa magkakampi na nag-away din. Sa totoo lang. Oh. Hindi ako, wala na akong believe dun sa ano eh. Sorry ha, pero ako ha, sa prinsipyo ko lang ha, wala na akong believe sa mga politikong reklamador. Ha? Wala na akong believe dyan. Wala na akong believe sa mga politikong mahilig lang ng dumaldal at hindi nagtatrabaho. Wala na akong believe dyan. Mas gusto ko pa yung ano eh, yung tahimik lang tapos nagtatrabaho. Okay? Tapos, bandang dulo, tsaka niya sasabihin, ito yung magandang solusyon. Hindi yung panay ang reklamo. Ayun ako, Isko Moreno ha.
itong mga karakas ni Isko tsaka yung karakas ni ano ni pangalan nun, yung gobernador si Remulla. Yan yung mga style na mga masasabi natin mga ambisyon na gagawin ng lahat. Kahit magbaliktad ng balibaliktad na palipat-lipat na para lang maabot yung ambisyon.